Hey, what's up guys? This is Ronnie once again and welcome back to my channel. Well, today is Saturday guys. It is July 10 and luckily wala tayo sa apartment ngayon dahil we go out on a trip. And nandito kami ngayon sa, or nandito ako ngayon sa Shercon Resort Ecology Park. If you are new or if you've already watched my previous video guys, nakagawa na ako ng tour and nailibot ko na kayo dito sa Shercon Resort. Medyo nakakahingal kasi masyadong malaki yung resort and then walking lang siya pagpupuntaan mo yung mga pool. So, I'll just stay here for the rest of the weekend and bye na lang. Well, the good thing being here guys during this pandemic is that ang konti lang ng tao parang na-own mo talaga yung resort. Right now, nandito ko sa may club, Manuel Hotel. Dito yung isang part ng mga hotels nila. And ayan yung mga cottages nila. So this is how their cottages here in this area of the resort looks like. Para siyang nasa Baguio. Ayan. See guys, the pool on my back, isa lang yan sa napakarami nilang pool na nandito sa vicinity. Kasi since malaki yung area, I think parang basta malaki siya. Like 11 to 13 pools yung available nila dito. So, meron talaga kayong time para mapag-isa. Imagine that. It is actually Saturday and walang gumagamit ng pool na to. I'll show you around or I'll let you see yung mga other pools pa nila. Kayo guys, they do have this public grilling station guys and meron din sink so you can use this pag day tour lang kayo and then may dala kayong food para makapagluto ng food nyo. Pag overnight naman, it's a must na mag-avail kayo ng kanilang mga rooms. It ranges from 4,000 to 5,000. Yung 4,000, that is good for 4 packs na. So, kung grupo naman kayo, kung 4 kayo, share na lang kayo doon, diba? And then, maganda na, yung in-avail namin actually yung Blue House, that cost us 4,000 for overnight. Check-in ng 3 p.m. and check-out ng 2 p.m. or 12 rather. Ito yung isa pa nilang pool guys, wala rin masyadong gumagamit ngayon or wala talagang gumagamit. If ever na maliligo na kami, baka ito yung gamitin namin. Pero I think I prefer yung overlooking tsaka infinito pool nila. Papakita ko rin sa inyo later. Showing you guys the third pool here in Shercon Resort Ecology Park. Nakita nyo guys, nakakatatlong pool na tayo tapos wala pa rin gumagamit ng pool. Ganon siguro, ayun na yung dilemma na rin ng iba. Kasi kahit ako, nung nag-reserve kami ng room dito, kala ko sarado sila. Kasi nga, dahil dun sa Taal, nag-aalboroto siya, diba? Pero goods naman. And we are down to the fourth pool na may papakita ko sa inyo na nandito sa Shercon Ecology Park guys. Wala pa rin siyang tao kahit hanggang dito wala pa rin gumagamit ng pool. Though may mga nakita naman kaming naka-check-in sa mga rooms and sa mga hotels pero parang walang gumagamit masyado. Siguro kasi hapon na. It's around 4:30 in the afternoon and then gloomy din yung weather nila kaya siguro wala pang gumagamit. Ito yung infinity pool nila. Kita nyo naman dyan, overlooking. I think, medyo malapit na yan sa Taal eh. Medyo malapit. Kaya siguro, konti lang din yung nag-check-in today kasi kala nila sarado. Kala ko rin actually sarado siya. Pero, when I called the reception office, gladly, open naman sila and they accept reservation. And, ayun, nag-visit ka.
yesterday. Ito yung kanilang packet po, guys. Diyan actually kilala yung Shercon kasi parang man-made feature siya nung nasa Abra na natural falls na nakikita natin. And then meron sila dito hagdan na parang banawerized terraces. This is actually their pocket pools na parang directly imitation nung nasa Abra na falls. Well, ang damig ng tubig, guys. And yung water, maganda naman, hindi ganun kadami yung terrain. Look at that view, guys. So there you have it, guys. As you can see sa likod ko, medyo dumidilim na and hindi na ideal na mag-swimming. So, since dumidilim na, kailangan na natin mag-prepare ng pagkain natin for the dinner. Actually, ang pinaka-best option for the food, guys, is to bring your own food. Kasi good thing dito sa Shercon Ecology Resort, wala silang porkage fee pagdating sa food. So, the best way para makatipid is to bring your own food. Ito, ang ginagawa namin, nag-marinate na kami dun sa apartment and then dito na lang kami nag-ihaw. Kasi dito sa accommodation namin, sa likod, actually lahat naman ng accommodation, merong ihawan. And as you can see, may pinakita ko sa inyong public grilling station, pwede rin kayo dun, pero masyadong malayo. So might as well, dun na lang sa tabi ng accommodation nyo kasi lahat naman merong grilling station. Or pwede rin kayo magdala ng mga electric stove, ng takore, ayun, para makapag-tinit din kayo ng water. So, all-time favorite, inihaw, and then may rice side dito. For tomorrow, meron tayong hotdog na inihawin din, of course. So there you have it, guys. Ngayon lang kami nakapag-swimming kasi nakita niyo naman, nag-prepare pa kami ng food for the dinner. Pero I think it's worth it naman. Solo namin yung pool and look at, actually nakapag-set na yung sunset. Hindi na namin naabutan pero look at that. Napakaganda. Well, napaka-relaxing dito. Serene, kung gusto mo talaga ng meet. Good morning, guys. Well, this is Ronnie once again. This is day 2 na ng aming stay dito sa Shercon Resort and Ecology Park. And the plan for today is more of like swimming, not for today kasi nga, of course, maaga. And then, mag-check out na rin kami ng 2 p.m. So, let's make the most out of it. Paliguan na natin yung mga pools na pinakita ko sa inyo. And then, nakahinga talaga maglakad-lakad dito sa loob ng resort kasi napakalaki niya nga. Ito, yung dinadaanan namin, actually parang maliligaw ka para magpunta-punta dun sa iba't ibang pools nila na available. But, still worth it naman kasi you pwede ka makapag-exercise dun lang sa paglalakad papunta dun sa mga pools nila. Apart from swimming, guys, they do accept team building here and
May activity sila dito. Or zipline. May maze din sila dito. Let me show you the maze later. On this side, guys, meron din silang wall climbing tsaka rappelling. So, if you're into that activities, guys. And that concludes our weekend, guys. But before we end this video, I'd like to show you the Taal Lake, guys. Actually, dito sa part na to, yung nakakalbo na park ng part ng Taal Lake. Kasi nandun yung Taal Volcano mismo. Ayan siya. Look at that stunning view. Bye-bye!